Magandang araw mga kalingap. Isa namang mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back po sa Ming Munting Channel. Ako si Mick. Ako naman si Agnes. At kami, kami po ang Mick Agnes Vlog. Magandang umaga. Nandito kami ngayon ni Mrs. Para puntahan namin at mapanayam yung si John John. Na isang lumad na nawala na rin ng pag-asa sa buhay dahil doon sa pagka-disgrasya niya. Kaya aligay mga kalingap. Samahan niyo kami. Ito pala yung inuulam ng mga kalingap daw ng gabi. Muntag. Muntag maga. Yun, ito parang tinataraan mo. Ayan yung gamay. Pwede dito mo po. Manda ba, balik ha? Oo, mapag-ipag-uman ako. Katatapos niya lang palang maglaba. Mga kalingap, nandito na tayo ngayon sa bahay ni John John. Kung saan, isang lumad na dati normal yung buhay niya, pero nung dumating sa kanya yung isang trahedya na naputol yung kanyang paa, medyo na-discourage na siya sa kanyang buhay. Kasi kung paano niya buhayin yung... Ano ba anak mo, John? Apat. Yung apat na anak niya, mga kalingap. So, nandito tayo ngayon para panayin ng si John John. Na talaga mga plano niya sa kanyang buhay. John, kumusta ka na ngayon, John? Trabaho. Wala namang paa. So, wala ka nang hanap buhay ngayon? Wala na. Wala, dito na lang sa bahay. Bahay na lang. Pakikwento nga dyan kung anong nangyari, kung bakit nagpaganan ka. Pwede ko saya. Oo, pwede. Pwede saya lang. Wala mag... Pag-hatod na ko sa kung papa sa Manita, Kapital. Tumay na ko, alas 10 sa gabi eh. Kaya ako nabos pa siya sa kaputian, mabaw. May kurbada na harap, ubos sa sequent. Ang ibig sabihin niya mga kalingap, isang beses dumating yung tatay niya dito tapos inihatid niya sa Occidental, Malita. Malita. Nung pag-uwi niya, pag-uwi na ba? Oo, oh, pag-uwi na. Pag-uwi niya, na-disgrasya siya doon banda sa may Trocat between na Santa Maria and Malalag. Oo. Oh. Ano nga nangyari dyan sa paa mo dyan? Kwento nga sa kung paano ka na-disgrasya. Sasangit sa bumper sa truck, sa ako. Sumabit daw sa bumper mga kalingap. Tapos? Sangit niya ng buhok ni Drew. Yun na. Yun ang nangyari. As to sabat niya, Drew, anong hong? Yung nagkakit siya. Wala na buhok. Iputol lang yun.
Kaya pala mga kulingap na putol yung paa niya. Dahil sumabit dun sa... Anong na-disulay niya? Elf? Elf. Sumabit dun sa may siding. Bumper. Sumabit dun sa may bumper sa harapan. Tapos yung nakamotor siya. Tapos yun ang nangyari. Ang lalit sugat niya. Kaya pinaputol niya yung kanyang paa. Yung apat ba niyang anak bawang nag-eskwela? Oo. Sila lang siya tanaan kaming... Tulor sila, ang laki na kung kumagawa nga nung anak sa sila kay Dawa kaya. Dahil sa hirap? Oo. Tatlong lang kaya. So, nainto na yung panganay. Oo, nainto na. Ilang, anong grado niyan? Grade 7. First year na pala. So, kahit sa kalagayan niya ngayon, nakapaglaba pa naman siya. Gawa niya mga kalinga pag bumaba siya doon sa labaan niya gumagapang yun, gumagapang para lang yung saklay niya nilalagay niya, pinatukon niya lang sa bata para dalhin doon sa baba o pataas. Si Mrs. Mujun, saan ngayon dyan nagtatrabaho? Nagpabulan sa Dabaw. Mga kalinga, ang ibig sabihin ng nagpabulan na naghanap buhay, nagtatrabaho doon bilang katulong sa Davao City. Saan ka dati nakatira dyan dito sa Malalag? Sa Proxize. Proxize? Anong doon sa bahay mo? Di mo ito balay sa ikwan. Purok naman to? Purok na to ba? Dating Purok Center? Oo, oh, inabandon nila. Tapos inabandon ng kuan ang barangay anang purok. Oh, yeah, among ipuyan. Inasyon mo nun. Tinurang mo lang pansamantala. Tala lang. Buti pumayag yung ano. Pumayag yung purok feeder doon. Oh, okay. Wala naman, hindi naman nagamit doon. Hindi na ginagamit. So ngayon yun na wala ka naman trabaho. Yung misi, kumusta naman yung trabaho ng mismo, palagi siya nagpapadala sa iyo? Sa kumulan, maraming kwanpay, pagbukas. Magkasya naman, apat man yung anak mo, magkasya? Oo, at ako lang matuwa-tuwaon. Pagkasyahin na lang? Hmm. Ay, naman siya nakagulit ito, kay pag-hubag yung liho. Mga kanglingap, yung palang asawa niya, kahit may sakit na, may naging bukol dito, guwiter ata, sabi ni Junjun, nagtatrabaho pa rin dahil yun nga, sa hirap ng buhay nila. May napipilitan yung misis niya na magtrabaho sa ibang lugar. Saan ka na ngayon kumukuha ng ano, Jun? Yung mga pagkain niyo araw-araw, yung panggastos niyo. Ulongag, may mga ilap sa kumagulang nila o kung tagaan mo. Mga utang, may ito kang waning. Nagpapautang naman, si waning. Oo, 5 kilos lang, taga semana. Tapos? Bayaran lang sa kasawa kung padala. Ang mangyari doon, yung papadala ng misis mo, ibabayad na rin doon sa pinagutangan mo para makautang na naman uli. Hirap din ano, pagkasi yung 1.5 isang buwan. May apat na anak. Tapos may apat ka na anak. Hindi ka nang magkapagkanap buhay kasi yun nga, nagbuto lang yung paa mo. Wala na rin tanggap kayo ng trabaho, di ba? Hirap pero lang, siya pa nagsasaing. Pero ngayon, John, kaya mo pa magsaing? Luto niya? Kaya pa eh. Ang anak lang ako pa ang tubig. Ito po siya. Ito po yung mga lutuan ng mga kulingap. Kaling ikuntak eh. Ulit ako dyan ito eh. Wala ito ikaon ron. Sige, pwede naman. Pagluto. Pwede naman. Ano rin naman. Ay pa, ibigay mo na lang yung dala mo para masaing niya. May bigas ko pa dyan? Ah, mais. Humay. Humay. Kain ba kaya? May kunting dala kami. May kunting dala kami dyan. Kasi ayun lang ha.
Salamat na nga. May konting groceries. Konting groceries dyan. Tag, 5 kilong. May 5 kilong. 10 kilong. Tapos dalawang tag 5 kilos. 5 kilos. Pasensyaan na lang talaga yung ano namin. Konting may tulong namin sa ngayon, ha? Didinga si Junjun ng papoy niya, yung apoy para ano, makapagsain siya. Makapagsain na siya. Kasi pauwi na doon yung anak niya, yung nag-aaral. Yun nga lang mga kalingap ang trabaho sa bahay. At least. Bahay na siya, laba. Mag-alaga sa mga anak. Mag-alaga sa kanyang mga anak. Pero talaga. Hindi ito ngayon para matingnan kung ano yung kaligayan mo. Kung ano may tulong namin, kahit kung pag-share mo na lang. Kung sikaling may tumulong, itong videos natin, gusto tumulong, anong ili mo? Kung ano siya, kung ano siya, ito ba lang bahay na ito, hindi sa inyo? Hindi, kumagawang na. Sabi niya pang kalingap kung pwede lang sana mabigyan siya ng kahit konting kubo terensya kay ito lang mga kalingap yung ano talaga yung tinduran niya sa ngayon kasama yung apat na anak niya nakikiatas lang sila sa bahay ng ate niya kasi yung ate niya nandiyan sa harapan. Sabi naman ng ate niya, kung ano lang yung matulong niya din kunti doon sa kapatid niya, yun nandiyan din kasi pamilyado rin. Ito yung mga bahay na mga kalingap. Kawawa nga si Junjun dahil ano, wala siyang mapagkunan at dahil wala na siyang trabaho. Dati-dati, doon daw siya nakatira sa abandoned Prok Center ng Prok 7, Barangay Ibo. Tapos pinaalis kayo doon dyan? Oo. Pinaalis kayo dyan doon. Ito yung ano yung mga kalingap, yung CR nila. Tabing lang. Yan. Sa ingan. Dito na. At saka dito na sila kakain, dito sa sahig nila. Dyan oh? Oo. Dito na sila kakain. Dito na sila matutulog. Yan. Ito lang po ang paraan dahil nakatira sila sa libreng na lugar. So gusto pong tumulong sa kanilang pamilya, maaari po namin ipaabot yung tulong niyo sa kanila. Sige. Yun, maraming salamat sa pag-unlock mo. Pagpanayam namin sa iyo. Uuwi na rin kami kasi mukhang uulan na. Palagi, malapit na rin sa ulan ito. Parang may ibo, di ba? So yun, ano na lang, huwag mong kalimutan na i-subscribe si Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab, Kalinga Vlogs, and of course kami, Make Agnes Vlog. Ya, kita akan menikmati.
ngayon, wala pinipiling oras. Galing na kami doon sa ano bahay na tinutulungan natin, nililingap natin kay Junjun. At hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless.